Hi guys! Welcome po sa aking channel. So for today, ayan guys, marami na naman po akong nakikita ang mga nakakabili pa rin po ng peke ng mga Brilliant Rejuvenating Sets. So ang dami pa rin po talagang kumakalat na fake. So ngayon, dahil gusto ko lang po makatulong sa mga buyers na ayoko makabili sila ng peke. So sa ngayon guys, alam ko may nagawa na akong video nito kung paano natin malaman kung fake o hindi ang isang Brilliant Rejuvenating Set. Pero this time, isa-isahin na po talaga natin siya. Yung simula sa packaging hanggang sa mga laman niya, isa-isahin po natin at ikukumpara po natin yung mga features niya from the fonts, yung mga prints. Yan kasi guys, may nakita na naman po akong post na nakabili siya ng Rejuve. Tapos yung ano, yung cream, yung expiration niya is 2024, which is 3 years from the date of the manufacturing. Pero sa ano, observe ko guys, sa mga product na to, tiningnan ko talaga siya from toner, sabon, sunscreen, and rejuvenating cream. 2 years lang po talaga sila. So, hindi po siya maabot ng 3 years. Doon pa lang, guys, mahalata mo na talaga na fake po yung product na yon. Hindi ko rin talaga alam kung bakit may mga nakakabili pa rin po ng peke. Siguro dahil kumakagat sila sa mura. So, make sure na bumili lang po talaga kayo sa legit sellers ng Brilliant Skin Essentials. Ilalagay ko po sa description box yung link. Doon nyo po makikita sa website ng Brilliant kung sino po yung mga authorized sellers ng Brilliant Skin Essentials para hindi na po kayo makabili ng peke. Lagi lang po natin tatandaan guys na ang SRP po ng Brilliant Rejuvenating Set ay 300. So, kung mababa doon, mag-isip-isip na po muna kayo. Mag-research po muna kung legit ba yung bibilhan nyo. Kung pwede, hingan nyo ng ID. Kasi ang totoong seller niyan, hindi yan ma-offend kung hihingian mo siya ng ID. So, yan guys. Umpisahan natin sa pet box ng Brilliant Skin Rejuvenating Set. So, pag may nakita po kayong nag-aalok sa inyo ng ganito, na sinasabi na old packaging lang, huwag na po ninyong tangkilikin yan dahil matagal na pong walang ganitong packaging ang Brilliant Skin Essentials. So, sa malamang, peki po iyan. Next naman natin guys ay yung packaging na to. Kung sakali lang po na meron pa pong nagtitinda ng ganito kasi ito yung nasunda nung pinaka-latest na pet box na nilabas nitong March 2021. So, sa picture pa lang makikita mo na agad yung difference niya. O, diba, yung kulay ng pet box, yung logo, yung Brilliant Skin na nakasulat dyan. Halos hindi mo nababasa dito sa fake kasi natatabunan na siya ng kulay pink. And then, yung sun tsaka yung moon dyan, wala dito sa fake. So, kitang-kita mo na agad dyan pa lang guys, masasabi mo ng peke yan. So, maging mapagmatsyag lang po. And then, pansinin mo rin yung picture ni Andrea Brilliantes dyan. Yung hair niya dito sa original, black lang siya. Samantalang dito sa fake, may kulay na. Skin niya guys, medyo may hepa na siya dyan sa fake, naninilaw. Ayan, so samantalang hindi naman ganun sa original. And then, pansinin mo rin yung rejuvenating facial set na nakasulat dyan. Si original, dark pink siya, samantalang si fake, mapusyaw siya. And then, ito naman yung pinakababa guys, na may maliliit na sulat dyan. Kita mo rin yung difference niyan. Dito naman tayo sa likod guys. So, una nating pansinin yung picture ng babae. Ayan, so kung napapansin natin yung mukha dito sa original, medyo malaki yung mukha niya. Samantalang dito sa fake, medyo lumiit yung mukha niya guys. And then yung hair ni original is may pagka-brown, samantalang si fake ay itim yung kulay ng hair niya. Tingnan mo yung arms nung original guys, hindi naman siya ganun ka dark. And then pagdating dito sa fake, nagiging dark na yung balat niya. And then, pansinin mo yung may mga bilog-bilog. Sa original, light lang yung kulay niya. Samantalang sa fake is, medyo darker yung kulay niya. And then, pansinin nyo po yung print dyan, yung directions, guys. Yung si original, hindi po ganun ka-black yung font niya. Samantalang si fake, tingnan mo, black talaga siya. At tingnan mo rin yung logo ng Brilliant Skin. Pansinin nyo yung Brilliant. Tingnan nyo ang kaibahan ng kanyang sulat at yung skin, malaki din ang pagkakaiba kasi yung original po hindi po siya ganun ka-black, medyo mapusyaw lang. Samantalang si fake, black talaga yung skin niya. And then pasinyon nyo rin po yung nasa pinakababa guys, binibilugan ko, ang laki po ng difference. Next guys, dito naman po tayo sa sabon.
So, makikita mo pa rin yung difference niya, guys. Sa kulay pa lang, mapusyaw po yung fake. Samantalang si original ay medyo darker siya. And then, pansinin nyo, guys, yung brilliant skin na nakasulat. Tingnan mo yung diamond niya, mapusyaw din. So, yung brilliant din na sulat niya, mapusyaw din siya, guys. And then, yung essential sa baba, ang laki po ng difference sa original. And then, pansinin nyo po yung picture ng girl dyan. Dak, ang laki po ng difference sa hair pa lang, sa kulay, ayan. And then, pansinin nyo rin yung kojic acid soap na nakasulat. Dito po sa original, black po siya. Samantalang dito sa fake, parang, ewan ko, parang may pagka-blue na hindi mo maintindihan yung kulay. And then, sa yung nakasulat na micro exfoliating soap na sulat, ang laki ng difference ng font style, yung font niya, yung spacing ng letra, pati yung kulay, mas darker si original kaysa kay fake. Ito guys, ang laki din ng difference niya, yung font niya, yung kulay, pati yung number one, wala dyan si fake, walang ganyan si fake. So, kitang-kita naman guys, sa itsura pa lang na fake talaga yan. Pansinin nyo po yung hair ni original guys. May pagka-ash ng konti sa side. Pansinin mo rin guys yung nagahati dyan sa packaging niya. Yung may white. Then meron siyang parang lavender na gano'n. Naghalo yung kulay. Then din yung may parang may S dyan sa taas. Ayan. And then pansinin mo dyan guys yung picture ng babae. Ayan. Kahit may hati siya sa gitna, ma-emphasize mo pa rin yung whole body picture niya. Pansinin mo rin yung sabon guys, yung kulay ng original ay dark po siya, dark orange, samantalang si fake mapusyaw. Mabula po si original guys, samantalang si fake ay hindi. Dito naman tayo sa jar guys, sa rejuvenating facial cream. Ayan, pansinin mo yung brilliant skin na nakasulat dyan. Tingnan mo yung dito banda sa may diamond, may art na may bilog na maliit eh. Ito si fake, wala siyang ganon. And then yung pagkasulat niya rin, magkaiba talaga. Yung skin pa lang, si original, mapusyaw lang siya na pagka-black. Samantala dito si fake, napaka-itim niya. And then, pansinin mo rin yung rejuvenating facial cream na nakasulat. Yung facial cream, si original, light lang yung pagka-print niya. Samantalang si fake ay napaka boost, parang boosted yung pagkasulat niya talaga. So, ang laki ng difference niya guys. And then yung sa baba, exfoliating cream. Ayan, so mapusyaw yung fake. Tingnan mo naman. And then si original is darker siya. Ayan, so sa napapansin nyo, yung original meron na rin siyang nakasulat. May nakasulat siyang number 3 dyan. And then pansinin mo yung nasa baba niya guys. So, ibang-iba po talaga ang kulay niya, guys, at yung pagkasulat. Yung kulay ng buhok po ng original, guys, may pagka-brown po siya. Samantalang si fake, tingnan mo yung kulay niya, may pagka-itim po siya. At yung pagka-puti po ng kulay ng jar, guys, hindi po siya opaque na pagka-puti. Meron po siyang medyo transparent po siya, hindi siya yung plain na puti talaga. Sa seal niya naman guys, pansinin niyo po yung diamond niya. Si original, para siyang 3D at meron din siyang kulay puti na parang nagkumikinang na diamond. Ganun po yung effect niya. Samantalang si fake, plain lang po siya na pagka diamond. Pagdating naman po sa spatula nila guys, si original ay medyo lighter po yung kulay niya kaysa sa fake. At may pagka-transparent po si original, hindi po siya opaque. Katulad ng fake. Pagdating naman po sa cream guys, pansinin nyo po yung nasa kabila. Yung sunscreen po. Tingnan nyo mo yung original at fake. Ang laki ng difference. Si original is creamy po talaga siya. As in, hindi po siya yung parang magbutas-butas siyang tingnan. As in, smooth po yung texture niya. Sa rejuve cream naman, si original, smooth din po yung texture niya. At minsan may pagka-yellowish po yung kulay niya. Lalo na kapag na-expose na po siya sa high temperature. And then, smooth at medyo malagkit po yung texture niyan po.
takip na yung toner. May nakaprint na diamond. Ayan. So, kung napapansin nyo yung expiration, manufacturing na pagka-print, black na black talaga siya. Yun siya, guys. Yung pagkakabit ng sticker niya, napakapulido. Tingnan mo yung hair, may pagka-brown pa rin yung hair niya, guys. And then, yung pagka-print ng yung facial toner na pagka-print, hindi siya ganun ka-black. May pagka-light black lang po ang pagka-print. Sulat na number 2. Tingnan nyo na lang yung kaibahan niya, guys. Yung mga binibilugan ko. Ayan, so ang laki ng diferensya, di ba? So kung hindi mo talaga siya i-check ng maigi, malilin lang ka talaga ng peke. Kaya dapat maging mapanuri tayo, guys, at bumili lang po tayo sa mga authorized seller ng Brilliant Skin Essentials para hindi po tayo mapeke. So as of now, guys, ito po yung pinaka-latest na box ng Brilliant Skin Rejuve. That's it for today's video, guys. I hope you learned something. At kung nagustuhan nyo po ang video na to, paki-like na lang po at pa-subscribe na rin po sa aking channel at ring the notification bell. Ayan, so thank you so much for watching.